Hello muna guys, kung naman tayo, welcome to my channel! Ngayon naman, okay, ito po ay isang fat ng laham. So, ginawa ako, nilagay ko dun sa freezer, ngayon labas ko kasi nga, paghihiwain ko ng ganito, at kukuha na natin ng mantika. Hihiwain ko ito lahat kasi kadalasan po sila hindi sila kumakain ito. Pero pag na bawas na yan at na ano na yan ay ang ginagawa ko yung mantika nito pag nagluluto ako limbawa kabsa mapula man na may kamatis man o wala yung macaroni, nilalagay ko yung mantika. Nilagyan ko ng mantika o ng isang kutsara ang kada ang bawat luto ko, isang kutsara. So, ito yung ano, ito yung ito yung resulta nito, nilalagay ko sa mga ganito para kalas! Mahingi talaga yung ibon ko. Sasalita. Ibon lang yan, hindi tao. Ito po ay mantika nito. Mantika nito. Nilalagay ko sa mga ganito kasi every time na magluluto nilalagay namin isang kutsara para lasa siya masarap naman din pero isang kutsara lang talaga hindi pwedeng marami so tatapusin na natin yung paghihiwa nito isang guys pag nagano sila ng sheep yung lamba. Pag nag-ihaw sila, apat na lamb. Ah! Sasama nila ako niyan. Ako naman yung tagahiwa. Pagkahiwa ko niyan. Ah! Hindi, daming ano niyan, kersya. Ibig sabihin kersya, yung tuwalya. Tapos, ako yung nagdalaga nun. Nilalagyan ko yung tubig ng papakulo ko ng tubig. Nilalagyan ko ng baking soda para yung kersa mawala yung baho, yung amoy at magiging puti. Tapos katapos niyan, hihiwain ko yan. Lalagay ko sa freezer. Nilalagay ko bawat silupin. Tapos yung ano nito pala, yung chicharo nito. Ako din, pag kumakain ako, pag nagluluto ako kung gulay, nilalagay ko 3 piraso. O diba? No need na nga kumain ka ng araw-araw na ano, laham. Ang ano mo na lang is, yung ano na lang, chicharon. Okay naman siya. Hindi rin siya problema na kasi wala nang mantika eh. Natanggal na. Kaya, so, ito, hiniwain na natin ito. Para, ano nyo guys, dito sa kanila, ako yung strong woman. Kasi, hindi ako nagmamalaki. Yung mga babigat, yung mga hindi nila kaya sa kamay nila, kinakaya ng kamay ko. Halimbawa, nagbubukas ng yung mga ganito. Diba yung ganito? Or mga butter? Or kahit ano. Basta yung takip ay ganito, ang hirap buksan. Hindi nila alam yan. Ang ginagawa ko, ginaganon ko minsan. Tapos, ganun. Pag hindi nabukas,
yung itong dulong ganyan. I-jump mo lang dito, oh. Ganun. Dito sa may mga matitigas na bagay sa lamisa. Sa baba. Ganun mo lang. Tapos paikot. Ganun. Hindi nakikita, ano. Nakita ko nga. Kung paano. Ito ay takip. Kunwari ito ay bago. Di mo mabuksan agad dyan. Kasi nga nagbabakyum yun sa loob. Dahil sa matagal ng stock. Kaya ang gagawin, para mabuksan, ito siya. Gaganon mo lang, oh. Ikutin mo. Ikutin mo. Dandahan lang, ha. Wag lang, wag bigla kasi mababasag yung bibig. Iwasan natin yan kasi para baka mabasag, mapunta sa pagkain niya. Kaya ang gawin, yan. Dahan-dahan lang. Tapos, bubuksan siya. Ayun. Ganun. Pwede ba? Sa susunod, kahit anong gawin nyo, kahit, basta makakita kayo ng ganito na takip. Hindi basta-basta mabubuksan yan. Kasi kailangan mo talaga either gaganon mo. Pag hindi naman siya madala talaga sa ganun mo. Kasi nga yung kamay natin minsan walang lakas. Ang gagawin mo dito na lang. Kahit anong bagay na lamisa, basta lamisa. Lalaganon mo lang. Tapos buksan mo agad. Mabubuksan na siya. So, sana may matutunan kayo sa tips ko. Ito kasi, nagawa nating chicharon. Kasi kailangan natin paghihiwa-hiwain. Para pag lagay mo sa kaldero, easy na lang siyang halukayin. Oh, so pag bago kang ano, ito kasi bago ko nilagay sa freezer, nakarugas na yan. Kaya ang ginagawa ko pag nahihiwa ko ng ganito, pag nahihiwa ko na to, diretso na agad. Kasi pag nilagyan mo pa ng tubig, pangit ng ano, pangit ng lasa dahil nahahaluan ng tubig. So, nalagay natin siya, guys. Sa anong tawag doon? Lalagay natin siya. Itong iniwan ko dito, ito yung ano ko mamaya, gagisahin ko yan. Iniwain ko ng maliliit. Ayan po. Sustain. Ayan po. Nung i-start tayo, ito kasi, sisimula lang para ma-ignite siya na lalabas lahat ng oil niya. I-fold mo na natin. Tapos, halukay-halukay ko lang. Kasi mamaya, hahalukay mo nang hahalukay para hindi siya papangit. Sa atin kasi sa Pilipinas, pag ganito na naggagawa ka ng chicharo, nilalagyan ng asin, di ba? Pero dito, hindi nila pinalalagyan ng asin. Kaya yan, ganyan lang talaga siya. Para yung mantika niya, pwede mo lagay na kahit ano. Ilagay sa kanin, ilagay sa mga naliliko. Halas! Naingi, nakakawala. Naingi talaga itong ibo na ito. Kaya ganun na lang ito.
ito. Ihalo kita dito. Gusto mo? Ha? Yung nagsasalita po ay ibon yun. Nagsasalita ko dyan. Pag nagsasalita ako dito, gusto rin niya magsalita. Kaya naiinis ako. Pag magawa ka ng ganito, kailangan mo kasi pupos ka. Halukay-halukay ka lang kasi sumapangit siya kung hindi mo nangyayalukay. Masusunog. Saka pangit yung labas ng mantika. Kaya salas, Picolay! Salas! Mamaya-maya, kahit hindi mo nahalagaan, pag may mantika nang lalabas, saka mo natatakpan. Pahinaan na lang naman ng apoy. Ito na lang mga guys. Magpapasalamat ako sa inyo kasi I'm 400 subscribers! Yay! Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa nag-subscribe, ng likes sa mga Alpha Katambayers, kay Bilarino Lucy, tsaka sa lahat mag-subscribe. Maraming salamat po at binahagi niyo sa akin yung swerte niyo. At sana naman pagdating ko rin ng 500, magpapasalamat pa din ako kasi balak ko talaga lalaki yung channel ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. God bless and Merry Christmas sa inyo lahat. Makakanta yung ibon ko. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Maligayang bati. Oy, birthday. So, may kanta ko sa inyo. Sabi. Ano ba yun? So, as the voice of an angel. Tapos, sa Bisaya. So, pas nititinggi soroy. Oh mga guys, sampo lang yun. Sampo lang. O, Pico, pas naman. Ikaw naman. Nainay ko eh. Oh.
No me encuentro. Christmas tree, Christmas tree. Dancer, meron pa akong taga whistle. You see? Oh, gusto lang niya talaga magpasikat. Ana! Why? Oops! Malabas na mantika atay ko. Diba? Yun yun lang mantika niya lumalabas. Abuti natin ng 20.